Magandang araw mga kabukid. Magandang makulimlim na araw. Napakakulimlim ng araw mga kabukid. Kanina umulan, ngayon okay na, pero makulimlim pa rin. So, mga kabukid, marami mga viewers natin ang nagtatanong tungkol sa kung ano yung pamatay ng mga peste sa kanilang mga tanim na sili at iba pa mga halaman. So meron tayong solusyon dyan, pero nasa nakapaloob lang dun sa mga video natin na may ibang topic. Parang naka-add lang siya, o nakapagitna lang siya. So gumawa tayo ng isang full episode na tungkol sa pang-spray natin ng mga panglaban natin sa mga aphids, whitefly, mga langgam, kung ano mga insekto na pumipinsala sa ating mga sili. Tapos nagdagdag na rin tayo ng mga fast remedy na makikita lang natin sa ating bahay na panglaban sa mga pang-prevent ng mga langgam. Kasi mga langgam, yun ang mga kauna-una ang nakakainis sa mga sili. Mayat maya may langgam. Nakakainis. So, para mawala ang inis nyo, panoorin nyo ang videong to. Kung ano laman, eto yun. Mga kabukid, isang magandang umaga mga kabukid. Medyo makulimlim, pero maganda. Mga kabukid, sa episode natin ngayon, tatalakayin natin yung pang-spray natin ng mga peste ng ating mga tanim. At kung ano yung pwede natin makita sa ating bahay na pwede natin gamitin panlaban sa mga langgam. So, mga kabukid, marami sa mga viewers natin ang nagtatanong na nagsasabi na nag-comment na sabi, kabukid, nag-spray ako ng dishwashing liquid. O nag-spray ako ng vinegar, nag-spray ako ng neem oil, ng lemon oil. Bakit nalantay yung mga dahon? Bakit namatay yung mga halaman? So mga kabukid, tinry ko na rin yung mga yan. Napanood ko sa YouTube yung mga yan. Ngayon, tinry ko. At sa kasamaang palad, ayun, nalantay yung mga tanim. So naisip ko na, bakit kaya ganun? So nag-research din ako tungkol sa mga bagay na bakit hindi pwede yung mga ganun. So nalaman ko na yung mga dishwashing liquid, kay anong brand pa yan, meron siyang pampabula. Oo, isang malapot na ingredient niya na tumatagal sa katulad nito sa dahon. Yan. Pag nalagyan niya ng dishwashing liquid o nag-spray ka dyan sa taas at sa baba ng dahon, nagko-coat dyan sa dahon yung dishwashing liquid. Ngayon, ang dahon, may mga stomata yan, stomata. Yung mga pores ng dahon, yung butas-butas niyan, sa microscope makikita mo to. Naalaman ko yun nung grade 1 ako. Tinuro yun ng teacher ko, stomata, yun yung humihinga sa halaman. Nag-inhale ng carbon dioxide na exhale naman ng oxygen. Yun ang stomata. So, kapag na-coat yung stomata na nalagyan yun, mababara yung mga stomata. Mahihirapan yung tanim natin, hindi siya makakahinga. So, yun ang dahilan kung bakit siya nalalanta. So, ganun din sa mga oil, lalong-lalo na yung oil kasi. Yung oil, kapag nalagay sa dahon, kahit umulan o madiligan yung dahon, nandiyan pa rin yan. Katulad ng aquarium, nalagyan tayo ng oil sa kamay, maghuhugas tayo, nandiyan pa rin. Kailangan pa nating sabunin para matanggal. Kung ordinary tubig lang, hindi yan matatanggal. So, ganun yun. Ganun din sa dishwashing liquid. Kapag nalagyan sa taas, pag umulan, matatanggal ngayon sa taas, pero yung nasa baba, sa ilalim niya, hindi matatanggal. So, ganun din, hindi rin nakahinga yung mga pores nung mga dahon. So, mga kabukid, ito namang sarili nating formula. Hindi ito kumukot sa dahon kasi wala itong, bumubula ito, pero hindi naman talaga siya bula na ano, dahil lang sa cashew shake, pero hindi talaga intended na bumula. So, ito napakamad lang. Pag may mga langgam, inispray mo, mamamatay yung mga langgam, aphids, kung anong insekto.
Pero hindi yan nagtatagal sa halaman natin. Kaya, maya't maya, siguro mga after a few days, meron ka na naman makikita ng insekto, meron ka na naman makikita ng langgam. Kasi wala na siyang bisa. So, mild lang siya. Hindi siya harsh sa halaman. So, mas okay na yung nag-i-spray ka lagi kesa sa minsan mo lang i-spray yung halaman mo, patay naman. Eto, madalas ka mag-spray, ganti man talaga madalas. Buhay ang halaman mo. Yung isa naman, nag-spray ka, patay yung halaman mo. So, mga kabukid, ito po hindi professional na paraan. Ito po'y sariling eksperimento namin na na-prove namin na effective. So mga kabukid, umpisaan natin sa una kung ano ang pang-spray sa mga aphids, langgam, anumang insekto, mga uod, caterpillar na kumakain ng dahon ng ating mga sili. Ito yon. Ito na. Sa pang-spray natin, gagamit tayo ng wala nang iba. Wala. Ito lang yung marami na akong sinubukan, pero ito yung pinaka nag-work na mild sa halaman. Yung shampoo ng manok, akalain nyo mga kabukid, shampoo lang pala ng manok ang pwede natin gamitin. So, sa isang sachet ng shampoo ng manok, ihahalo natin sa dalawang tag 2 liters na tubig. 2 liters. So, bali 4 liters lahat yan ang isang sachet. Dito natin ihahalo. Bali, isang galon to. Yan. 2 liters plus 2 liters equals 1 gallon. So, sa isang sachet, 4 liters. Tag 2 liters ang isa niyan sa isang sachet. So, anong mga brand po ang kailangan? Ang mga pwedeng gamitin. So, kahit anong brand, basta shampoo na manok kasi pamatay ng honey at kuto yan. So, pwedeng-pwede siya sa mga langgam, insekto. So, kung anong brand ang pwede natin bilhin, pwede tayong bumili ng Bimig Integra. Ayan. Bimig Integra Feather Shine. Medyo malabo mata natin mga kabukid. Bimig Integra Feather Shine. Mite free ng sagupaan. Mite free. Sagupaan mite free. Ayan. Zero mite. Tapos yung pinakasikat sa lahat, yung washout shampoo. Ito yung kauna-unahang shampoo ng manok. Washout shampoo. Yan. Pero sa lahat ng yun, ang ginagamit namin yung Bimig Integra na Feather Shine. Bakit? Kasi wala, yun lang ang type ko eh. Pero lahat naman okay. Pero tag 15 pesos ang isa nito. Depende sa poultry supply nyo kung may 16, kung may 14. Basta, mostly 15 pesos lang ang isa nito. Kabukid, napakadali lang ang gagawin natin sa ating shampoo ng manok solution na pang-spray ng ating mga sili. So, ang kakailanganin lang natin ay timba na paghahaluan. Siyempre, funnel o embudo para pagsasalin na natin sa mga bote natin. Tapos yung 4 liters ng tubig. Tapos yung shampoo ng manok at guting. Siyempre kailangan natin ng tabo para pangsalin. So mga kabukid, ganito lang gagawin natin. Maglalagay lang tayo ng ganito. 4 liters ng tubig, lalagay natin sa timba. Mga kabukid, kung may mga bata, huwag niyong gagawin to na walang supervision ng matatanda. Mga kabukid, at ito hindi paid advertisement. Sinasabi ko lang yung brand kasi nagtatanong yung mga kabukid natin. So, ilalagay natin ang laman ng shampoo na manok. So, gugupitan natin pa ganito. Yan. So, tingnan natin yung gunting na pinanggupitan kasi meron na napunta dyan. Yan.
buksan natin para talagang walang masayang. Para sulit. Ayan mga kabukid, bubuksan natin yung ano. Pinaka-sashay. Buksan natin. Napakabango mga kabukid. Yung parang may perfume. So, hahaluin lang natin. Gamit ang tabo. Ayan mga kabukid, may bulayan siya. Pero dahil lang sa paghahalo. Pero hindi siya yung katulad dishwashing liquid na malapot. Ito, pag hinawakan mo, parang magalas pa nga eh. So, konting halo lang yan. Pwede na natin isalin sa ating mga bote. Ayan. Gamit ang tabo natin, mga kabukid. Isasalin lang natin yan. Ganito siya karami. Siyempre, 4 liters. 4 liters naman ang ginamit natin na tubig. So, ganyan sa karami. So, may stock ka na nagagamitin sa pang-spray natin. So, anong gagawin natin? Bibili lang tayo ng sprayer na nabibili sa mga beauty section. 35 pesos. At pwede rin tayong kumuha ng mga pinagamitan na sprayer sa mga kotse, o glass cleaner. Ayan o, tulad nyo. So, ito lang gagawin natin. Usa natin yung isa. Ito yung budo. Salin. Ayan. Ganun din sa binili nating sprayer. So, gamit ng sprayer na yung pinaggamitan, yung glass cleaner o ano man, pwede na natin spray ang ating halaman. Oops. Yan. Mabukid o. Pwede spray natin sa baba. Kasi dyan pumupunta yung mga aphids sa ilalim ng mga dahon, lalo na yung mga white flies. So, gaganyanin lang natin. Tapos yung puno. So, napakadali lang mga kabukid. Ganun lang ang gagawin natin. Every time na may makita tayo mga peste, white flies, aphids, langgam, ganun lang gagawin natin. Kahit anong oras mga kabukid, kahit mainit ang panahon, malamig. Pero lang yung umuulan kasi pag umuulan, mababasa ka. Lalagnatin ka pa. So, huwag mo lang gagawin yung pag umuulan. Baka sabihin, sinabi kasi ni kabukid eh, anytime. Ano man yung ula. So, ganun din sa sprayer na binili natin. Ganun din, spray mo lang din. Ganun lang din. So, mga kabukid, ayos yung ating idea. Dako naman tayo dun sa mga bagay na pwede natin pang-prevent sa mga langgam na makikita natin sa loob ng ating mga bahay. Tapos mga kabukid, ito naman yung mga bagay na makikita lang natin sa loob ng ating mga bahay na pwede natin pang laban ng mga langgam. Unang-una yung abo ng katol. Yung abo ng katol. Yung mga kabukid yan. Ito yung katol. Kung yung mga baka hindi nyo kilala yung katol, ito yung katol. Yan. Ganito siya. So ito yung abo niya. Ha? Paano naman natin gamitin yan? Ganito lang yun, napakadali. Mga kabukid, ito yung ating example. Ganito lang gagawin natin sa abo ng katol. Kuha tayo ng abo ng katol. Ilalagay ngayon natin sa gilid ng ating paso ng halaman. Ayan. Ayan. Ngayon mga kabukid, ang mga langgam, hindi yan papalik dito, nadadaan sila dito sa abo ng katol. Kasi
meron yung ingredient na pang insect repellent. So, ayaw nila niyan. Ayan. Effective yan, mga kabukid. Sinubukan na namin yan. Ito naman yung isa, mga kabukid. Yung simpleng floor wax lang sa bahay natin. Yung floor wax natin, kukuha lang tayo ng cloth. Kukuha tayo ng konting floor wax. Ipapahid natin sa gilid ng ating pinakapaso o container, palibot. Hindi naman makapal na pagkakalagay. Eksakto lang na malagyan siya. Kasi mga kabukid, ito amoy kerosene. Amoy petrolyo. Ayaw na langgam yan. So talagang hindi sila papanik dyan. So ligtas ang ating tanim na hindi pupuntahan ng mga langgam. Kahit nasa side pa yan, pwede itong mga to. Tsaka yung katol. Pero pag nabasayan ng ulan, siyempre mawawash out dyan. Kailangan mong maglagay ulit. Pero mas ito, kahit maulanan to, hindi ito nawawala kasi parang wax to. Ito pang isa pa, mga kabukid. Alam nyo po ba yung mga pang-spray natin ng lamok? Ito, mga butiki brand. Pwede rin kahit anong brand. Basta, babasahin nyo lang na for crawling insect. Meron din flying insect. Meron para sa crawling insect. Pero pwede rin yung flying insect para sa flying insect. So, ito lang yun, mga kabukid. Ganito lang gagawin nyo. Napakasimple. Parang yung katol lang din. I-spray natin yung lugar. So mga kabukid, nakita nyo yun. In-spray natin yung base. So hindi ipapalik yung mga langgam dyan. Effective, mga kabukid. Tapos, kung naman ang puno nyo, rektang nakatanim sa lupa, so wala siyang paso na lalagyan natin sa gilid. Ganito lang yung gagawin natin, mga kabukid. Pero careful lang tayo. Ito, mga kabukid, ito yung pinakapuno. So, i-sprayan natin yan. Ang isang squirt lang. O yun, dalawa. Hindi ko kasi tinamaan dun sa una. So, ganun lang yun, mga kabukid. Isang spray lang sa pinakapuno. Nagdalawang spray ako kasi hindi ko tinamaan nung una eh. So, make sure lang natatamaan nyo yung puno. Isang spray lang, mga kabukid. Huwag na huwag nyo lalagyan yung mga dahon. Kasi matagal-matanggal ang bisa nito. So, yan. Magtatagal yan ng siguro 3-4 linggo. Di yan naakitin ng mga langgam. So mga kabukid, yun. Ha? Makulimlim pa rin ang hapon, mga kabukid. Yan. Ngayon, titignan natin ang ating kapaligiran, kung anong itsura ng paligid natin. Ayun o, napakaganda. Yan pa lang, maganda na. Paano pa yung iba? Yun ang ating pinaka-favorite na bundok sa lahat. Tapos, yun, dito malawak na palayan. Walang ganong obstacle. Tapos yun, waterway. Tapos, mga puno. Dito masarap magtayo ng kubo. Yan sa lugar na yan. So, mga kabukid. So, ang ating episode ngayon, sana nagustuhan ninyo. Kinapaliwanag lang namin sa inyo, mga kabukid, na ito ay sariling sa amin lamang. Hindi po ito professional o gawa nung nino man. Ito po ay sariling sa amin na imbensyon o na-discovery na experience. Dahil sa aming experience. Opo. Kung meron man pong mali sa aming naituro sa inyo, pagpaliban nyo na po at pagpasensyaan nyo kami dahil siguro mali. Siguro yun. Pero effective sa amin yan. 100% na effective sa amin yan. At pag tayo nila na effective, share nyo na rin. Tsaka, hindi yan harsh sa ating mga halaman at sa atin. So, yung spray natin, kung naisipan natin, gusto natin kumuha ng mga dahon para ilagay sa tinola o mga bunga na gagawin sa sawa, pampaanghang ng mga ulam, hugasan lang po natin ng mabuti, okay na yun. Basta mabuting hugas lang. Hindi po yan nagtatagal sa halaman. Hindi rin yan harsh kasi pangligo yan ng manok eh. Hindi, yung manok, pag pinaliguan mo nun, hindi mo siya babanlawan.
So ang tendency ng manok, tinutuka-tuka niya yung balahibo niya eh. Pabang nagpapatuyo siya, pero walang nangyayari sa kanya. Hindi siya nahihilo, hindi siya namamatay. Safe, walang, basta hugasan lang po mabuti. So yun lang po mga kabukid. Meron po kaming shoutout. Ang shoutout po namin ay sa isang kaibigan namin na si Mr. Rames Sunga. Hello! Hello! Tsaka si Pinoy Plant Charmer. Hello sa'yo! Shoutout sa inyo! Hanggang sa susunod pa mga kabukid. Paalam! Sweetheart, sino mabilis tumakbo sa atin? Dalawa. Ako. Sige nga.